Marami nagtatanong sa atin kung kailan ba dapat talaga maglinis ng ating throttle body. Dahil isa ito sa pinakamalaking factor para gumana ng maayos ang ating motor at maganda ang flow ng ating gasolina. Bali, eto, pakita ko rin sa inyo ha. 98,812. Hindi ko alam kung pag umabot yan ng 100 ay babalik sa sa zero, no? Yung first throttle body natin nasa 60,000 mahigit na yun. Yung unang-una. So, ito yung pangalawa, bali umabot na ng 97,000. So, yung una 60,000, yung pangalawa ay nasa 30,000. So, magandang hapon sa inyo mga paps. Korea Motor Vlog, nagbabalik. Update ko lang kayo, no? Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog kasi masyado tayong busy. At saka marami tayong ginagawa. So, ito, update ko kayo sa nangyari sa ano natin. Dito sa may throttle body cleaning natin. Marami nagtatanong kasi kailan ba talaga dapat magpa-throttle body. Kasi yung sa akin guys, experience ko, yung first throttle body natin nasa 60,000 mahigit na yun. Yung unang-una, so ito yung pangalawa, bali umabot na ng 97,000. So yung una 60,000, yung pangalawa ay nasa 30,000. Kasi para sa akin hindi naman talaga dapat kung kailan ka magpapa-throttle body. Hanggat merong kang nararamdaman na talagang humina na hatak mo ng motor mo, wala ng arangkada, tapos pag sa ahon na nabibitin, so sinyalis na yan guys na kailangan magpa FI tsaka throttle body cleaning ka na guys. Saka nga pala guys, no, medyo gumanda na yung ano natin, yung takbo ng makina natin nung nalinis natin yung throttle body. Kasi isa sa mga naramdaman ng motor ko guys, talagang humina, tapos lumakas sa gas, tapos syempre yung arangkada nawala nung marumi yung throttle body natin. Eto ngayon, dinadrive natin, tsaka napansin natin yung response ng silinyador ay maganda. Eto yung kada piga mo ng silinyador, may response siya, tsaka napakaganda sa ano, pakiramdam kapag malinis ang throttle body mo. Kumbaga parang hindi ko naman sinabi na naging parang bago, parang ganun na rin. Kahit sino naman kapag may nararamdaman sa motor, talagang mag-iisip ka eh kung saan nanggagaling yung hina ng hatak. Eto yung akin, throttle body talaga. Tapos guys, yung unang beses na napa-throttle body cleaning natin yung motor natin, hindi ako yung naglinis nyon. Bali, barkada ko lang si Jericho. Tapos pinag-aralan ko, kasi madali lang naman eh. Mas madali siyang linisin kaysa sa carburetor guys. Kumpara natin sa ano, sa throttle body. Kasi bumili ka lang ng ano, ng throttle body, ano ba tawag, carburetor cleaning. Bumili ka lang ng carburetor cleaner, ini-spray lang siya. Mas madali siya ang ano, busisiin, kasi hindi katulad ng ano guys, ng carburetor na marami kang tatanggalin ng mga jettings, yung mga tornilyo na maliliit. Hindi ka gaya sa throttle body, ang i-sprayan mo lang yung talagang body, yung may mga butas. Tapos iiwasan mo guys yung ano, yung TPS na mabuguhan, kasi baka mawala sa timing kung wala kang pang calibrate, di ba? Baka madali, mahirapan ka nang itono ulit. So by the way guys, nandito pala tayo sa ano, sa Pineda, Pasig. Bali, pababalik na tayo ng Ortigas sa opisina. At saka eto nga, at kaya pasensya na kayo, talagang minsan cellphone lang talaga yung ginagamit natin pang vlog. Nasira yung camera natin.
Tapos minsan na lang tayo mag-update. Pero ito siguro papanay-panay na natin yung ano, yung pag-update sa motor natin sa Mio Gravis. Tapos i-share ko nga rin pala sa inyo, no? Atong push button na issue ng Mio Gravis, guys. Dalawang beses na kasi ako nagpalit ng push button ng Mio Gravis. Bumibili lang tayo sa ano. Bumibili tayo ng push button. Talagang yung original, nagkakalaga lang ng 65 pesos. Tapos pangalawang beses na, bali itong nakalagay rito ay pangatlo na to. Kada umuulan, tulad ngayon ito, rainy season, nag-uumido siya, nahihirapang mag-start. So ngayon, ang ginawa kong remedyo, guys, pinalitan ko ng pang Honda Beat. So yung nakalagay rito ngayon ay Honda Beat na push button. So far, as of now, wala pa namang problema kahit na nag-uulan. Kasi talaga yung ano, yung push button natin, nag-uumido talaga yung original na stock na nakalagay kay Mio Gravis. So palitan nyo na lang rin. Advisable ko na palitan nyo, wala namang mawawala. Tsaka hindi mo na kailangang baklasin yung pairings mo, guys. Eto, tutuklapin mo lang siya rito. Napakadali lang. So yun nga, guys, ito yung update sa ating Mio Gravis. Bali ito, pakita ko rin sa inyo, ha. 98,812. Hindi ko alam kung pag umabot yan ng 100 ay babalik sa sa zero, no. Update ko kayo pagkatapos ng ano natin, ng pag umabot na siya ng 100,000, kasi mahigit 1,500 na lang ang bubunayin natin dito, eh. Or 1,000 na lang mahigit. Ayan, no. 'Di ba? mag 3 years siya sa October itong motor natin. Sulit na rin, napakasulit na, mga paps. So mga paps, nandito tayo sa may Ortigas, sa may Tektite Exchange Road. So update, medyo maulan pa rin. So sana tumigil na siya, no? Halos napakaraming mga bako-bako na mga nadaan natin, gawa ng mga nasirang kalsada dahil na maulan. So sana, guys, supportahan nyo yung page ko, Iskoria Moto Vlog. So etong ina-upload natin dito sa Facebook, isang remind lang sa mga tropa ko dyan na pa-subscribe sa page natin na Iskoria Moto Vlog. So siguro i-clean ko lang muna yung video natin dito, guys. Tatapusin ko muna. Medyo maulan. Tapos yung camera natin ay wala sa waterproof case, baka masira na naman at wala tayong pang-update. So siguro maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin lagi, sa mga nagsasubscribe. Guys, paalala ko lang, meron din nga pala akong Facebook, no? Iskoria Moto Vlog page din po. Pakisuportahan ako, guys. Update, nandito na tayo sa my Show Boulevard Corner Pioneer. So hanggang dito na lang, guys. Iskoria Moto Vlog, ang inyo pong lingkod.